Ang mga lahi ni Adan. Ikalimang kabanata. Ito ang kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Nang 130 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 130. Nang 105 taong gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enosh. Matapos isilang si Enosh, nabuhay pa si Seth ng 807 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 112. Nang 90 taong gulang na si Enosh, isinilang ang anak niyang lalaki na si Kenan. Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enosh ng 815 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 105. Nang 70 taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. Matapos isilang si Mahalalel, nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 110. Nang 65 taong gulang na si Mahalalel, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared. Matapos isilang si Jared, nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 875. Nang 162 taong gulang na si Jared, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 162. Nang 65 taong gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Metusela. Matapos isilang si Metusela, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Nang 187 taong gulang na si Metusela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lamech. Matapos isilang si Lamech, nabuhay pa si Metusela ng 782 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 169. Nang 182 taong gulang na si Lamech, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi niya, "Ang anak kong ito ay makakatulong sa mga kahirapan natin dahil sa pagsumpa ng Panginoon sa lupa. Kaya papangalanan ko siyang Noe." Matapos isilang si Noe, nabuhay pa si Lamech ng 595 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 777. Nang 500 taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Shem, Ham, at Japheth.